Man, so discuss na rin si Sir Mark, part ng management ng farm doon sa cattle ranch. RX Ranch. RX. Ang tawag nila noon, noong 80s. Hmm. Kasi doktor yung nanay ko, di ba? RX. RX Ranch. Kaya yun din yung mga hashtag-hashtag pag pinagpo-post ako dyan. Yan, RX Ranch. So ito, so si Sir Mark, ginagamitan niya ng technology para mapabilis yung management dito sa RX Ranch. Tahad ka, 2 oras. Where you should... Hindi, madali lang sa flat land ni iba. Hindi ka naman pwede magkabakabayo dyan kasi ravine. Mm-mm. Ravine area. Ravine is yung cliff. Ganun. So, pupunta ka doon. Pagdating nyo doon sa taas, asa na? Eh, dito lang sila tumatambay. Hanggang sa wala no, wala ka nang makita. Na, yung nag-move pala ng kakainan yung herd. Mm-mm. So, hit and miss. Mm-mm. Ang ano. So, tagal nyo na doon sa taas. Mag-aapat na oras na kayo naghahanap. Mm-mm. Wala pa kayo nahahanap. Hanggang kalahating araw na, wala pa kayo na ibababa ng mga baka. So sabi ko, ano bang ano, problema? Bakit? Hindi natin alam kung nasan yung mga baka eh. So hahanapin pa. So ganun. In first-hand experience, sabi ko, drone na lang kaya sa. Galing naman tayong pelikula eh. Mm-mm. Which is yun naman yung mga shots ng ginagamit sa. So bumili akong consumer. Mm-mm. Consumer na drone. Para tignan natin. Tapos may mga radio din ako na production radios. 2 kilometers, 3 kilometers, pwede. Kaya. So, akyat na kayo. Alas 6 pa lang. Akyat na sila. Pwesto lang sila dyan sa bandang taas. Tapos, sabi ko, radyohan ko kayo kung may nahanap na ako. So, may convergence point sila dyan sa taas. Nagugrupo-grupo yung mga boys. Tapos, sasabihin ko, may isang, pag may nakita na ako through the drone, may 4 dito sa ganito, may 6 dito sa bandang kanan, may tick, lined ng tick kasi yung property. Tick trees. Nung 70s, yun yung mga ginawang boundary ng dad ko. Mm-mm. Tanim sila ng tanim dyan. So yun, yung ano nila. So meron akong descriptions ng... Instead na coordinates yung ibigay ko, which is wala naman silang GPS. Mm-mm. May ginawa ko, gumawa ako ng yung mga sako, pinipinturahan namin ng mga colors, blue. Mm. Yung wala sa nature, blue, orange, red, yellow, ganyan. Para marker. Pinasabit-sabit ko dun sa mga areas diyan. Tapos sabihin ko, may grupo ng 6 dito sa may isang blue na area. Which blue, bandang left lang yon. Yellow, bandang right lang yon. Red, dito lang sa bandang gitna. And orange. So, yun yung ano ko, markering namin. Matter of strategizing. Instead of working hard, you work smart. Kasi walang ano eh. Kung in a matter of 2 hours, tapos na yung trabaho. Nakapagbaba na sila ng mga baka. Oo. Ganun yung ginagawa. So, let's try it. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Dito tayo ngayon, yun yung fish pond. Property kung saan tayo to make off. To direct, puro ano. Pwede dyan. King. Dito. So, puro
Ito yung ano natin. Dito tayo. Yan na yung, yan. Yan na yung dito. Ah, okay. So, yan yung rice field. Yes, rice fields na ano, dating fish pond. Oo. Tapos ito yung area na i-develop ko ng tatamnan ng Napier. So, atras. Yung pond. Oh, yan. Eh, ito na, rice field. Oh, yan yung rice field. Fish pond. Yan yung pond, okay. So, puro mangoes, di ba? Mm-hmm. Na, kaya si Omer's Orchard. Mm-hmm. Yun nga yung sinasabi mo kanina. Pwede mong i-brand. Mm-hmm. So, I branded the ranch and the orchard. The place. And then, let's see what happens. So, obserbahan mo. Mm-hmm. Konti lang yung grass. Tuyo. Di ba? Oh. Tuyo lahat. Sana yung taas na yan. Mm. So, dito, yung area na to, yung i-develop ko na Napier. Mm-hmm. Napier plantation dito. Para malapit lang. Kasi this is the, ito yung, ano yung yan, confinement kanina. Yung coral. Yung coral. Oh. So, yun yung aanihin next week. Na rice. Yes. So, going back. Okay, in this area, ilang hectares to? Ito. Kasama, ay hindi, hindi kasama yung forest land. Sa, noon, 80, 85. Grabe. So ito, tuyo na, di ba? Sa taas tuyo, na yan. Tuyo na, oo. Hindi pa. Tapos, tuyo na yung dating ano. Yan yung isa ko pang i-develop na ano. Napier plantation kasi malapit sa ano. Yun yung nasunog. May kunikwento kasi ako na sinabing nasunog na area. Hmm. Hindi nila alam kung bakit. So, yun. Kita rin namin. So, meron mga nag-i-squat dyan sa taas na areas. Kita ko rin na ano. So, report ka agad sa DNR at saka sa ano, sa... Sila magpapalis. Police, o. Oh. Kasi meron kaming, pinapasok namin ang reforestation program ng gobyerno in JICA. Diyan, para mag-reforest. Pero dun na sa ano, sa... boundaries ng title tsaka forest land. Ito yung nasunog. Sinasabi nila. Gano'ng kalaki yung nasunog? Hindi ko. Ang estimation ko dito, siguro parang ano lang. Hindi boundary na to. Siguro mga 3 hectares to. Pero yung after the boundary, under your protection pa rin yun? Sa forest, oh. Mm-mm. Forest land, oh. Pero hindi amin yun. Tapos meron kaming ka-boundary na iba, ibang family. Mm. Ganon din. Ganon din yung ano nila. So, yun. So, wala na rin naman yung mga sako-sako ko dyan. Pero at least, yung system na na-develop namin, kabisado na namin. Kahit sabihin kong yellow or red or blue ulit, alam nila yung area. Kahit na wala na yung yes, ano. Yes, yung mga sako. Kasi nadadala ng bagyo, nadadala ng ano. So, yan yung ano. And then, mayroong mga nag-i-squat noon. Hmm. Kita mo, clearing, clearing. Gusto lang tamnan. Ah, ikakaingin niya. Yes. So, ganun. So, ang galing, no? So, kung imagine mo yung wala yung drone, pa gaano kahirap mo i-manage yan? Oras. Oras siya. Mm-hmm. Everyday. Now, that's just at the tip of your finger. Tips. So, pinapabalik ko na siya. Yan na yung dinaanan natin kanina.
Ayun yung pond natin. Oo. Ako saan sa darating? Oh, nag oh, tiyo, walang kainan, no. Hmm. Puro brown na. Nagwa-warning? Hindi, ano? Back to home, return back to home. Yan na. Yan na. Na mahirap din talaga mag ano, no? Mag-minting. Hirap. Hindi biro. Tsaka capital intensive. Kaya nga, mas maraming lupa, mas marami kang problema. Hindi naman namin kasalanan bakit naging ganyan. Hindi naman namin inasam yan. Di ba? Hindi biro-biro yung may mamanahin kang malaking lupa. Ayan na, naririnig na. So, pero in your ikaw sa, kung ikaw ang tatanungin, ilan yung ideal for you to maintain the property? Kung ikaw lang, ha? Hindi yung given na ito yung laki ng property na nasa iyo. Kung ikaw lang, ilan yung gusto mo? 5 hektarya na, sobra-sobra. 5 hektarya lang, okay ka na. Kasi yung productivity, PRILO. Ah, political science. Interdisciplinary studies. So, Ateneo. May Lasal. So, supposedly, mag-abogado, I took up PHILO. Philosophy. Saka double degree. Consular Diplomatic Affairs. Kami yung unang batch nung yung sa binil. Oh, yung dalawang degree. Oh, oh. Eh, wala. Mas gusto ko magbanda, eh. So, banda, ano, yun, banda, hanggang sa, hindi naman ako magaling na musikero. So, audio engineering. Mm. So, more yung niche and yung passion na punta sa how to produce music. So, yun. Yun ang nag-specialize ako. Then, tagal ako nagtrabaho sa live audio. I was the tour engineer of the Eraserheads for 9 years. Oh, okay. 91 hanggang 99. So, ano, sanay ka dun sa showbiz, ano? Showbiz, oo. Showbiz, pero more life. Technical. More technical. Puyatan, travel. Puyatan, travel, bakbakan. Ng, kaya kaya ko i-stress manage yung live shows. Kasi live shows, unlike recorded stuff. Ibang hindi mo, habit na yun, wala na. Yes, hindi mo na pwedeng i-rewind. Hindi ka pwede mag-cut. Kaya ako nag-pelikula. Doon pwede tayo mag-cut. Ulit, papaulit natin kay Direk. Stressful yun yung line. Tapos nag-recording engineer ako after that and then nagturo. Kasi kami sa Binild din. Binild. Kami yung nag-open ng, kami yung nagsulat ng curriculum ng music. Oh, yung meron na kayong music ano, production. Oh, music. Multimedia arts. Yan, kami yung nagsulat ng curriculum. Anong year ka nandun, multimedia arts? 2000. 2000? Hanggang 2007. So, 7 Hindi years. Hindi mo naging estudyante yung anak ko? Hindi ko alam. Anong Francesca? Anong last ni? Ah, hindi. Anong yes, course? Multimedia arts. Anong year? Anong year ba siya graduate sa Cheska? Doon na sa bagong building, sa lumang building. Bagong building na. Hindi na ako nag okay. Basa-basa, mentorship. Which is how I do stuff. Dito, mentorship, basa-basa, research. May strength kaming magkakapatid na ganun. Research, mentorship, madali kami matuto. Mm. So, yun. Tapos, yung sulat namin, all based on experience, yung tinuturo namin sa Binil, nung inopen namin yung mga courses na yung music production. Music production. Tapos, multimedia arts. Sa multimedia arts naman, all audio
all audio ano tawag dito? Mm-mm. Subjects. Sobrang haba ng ano na yun, curriculum na yun, multimedia. Sabi ko, ano ba yan? Tri-SEM na nga. Ano, mabilis ka gagraduate? Hindi. Four years na tri-SEM. Grabe, ang haba. Tapos, nung lumipat na sa bagong building, pinagkalas-kalas na nila yung animation, photography, film. Pero nung multimedia arts, kami, sama-sama kami doon. Audio track, animation track, photography track, film track. Oo. Pero kahit na nung nandun na, yung daughter ko, multimedia arts pa rin, nadadaanan niya lahat, kayang haba. Haba. 4 years na tri-SEM. Kamusta? Natapos niya? Natapos niya. Practicing? Oo. With you? Or no, before. Sana siya ngayon? Nag-work siya ngayon. Apparently, na-discover niya na hindi siya pupwede doon sa mga full-time work. Mas gusto yung mga part-time. Kaya nag-work sa kanya yan. Ang dami niyang racket. Ah, oo. Mga bata ngayon, ang dami racket. Hindi siya nawawala ng racket. Tara, sabay-sabay. Sabay-sabay. Sabay-sabay na tayo. Gigintan tayo na. Ayan. Sige na. Kwentuhan tayo. Oo, yan. Mas may ano sa actual experiences. Nyo. Yes. That's how we empower them also. Yeah. Hmm. Interviewin mo. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Bakit ayaw mong sundin yung... Sino? Yeah, yeah. Tapos, bukod sa mababa naman yung monthlies. Give them something else. Ito, pinaalaga ako ng baka. Pag nabenta natin, hati tayo. Nasa labas. Matututunan mo ito doon sa... Mag-start siya eh. Sorry. Ah, cattle? Cattle, may resort ng family ng uncle. Oh. And gusto nilang i-manage niya. So medyo nasa transition siya from work to ano. Kaya sabi ko nga, ano, madugo yan. Hindi yan easy. Hindi easy. Hindi yan easy. Sige, tara. Ako nagpana ako, mas komportable. Hindi! Ano, lahat tayo natututo kasi wala akong ano rin eh. Holy basil, sir. Ha? Ano yun? Benoy. Ano yan? Native na basil. Na basil? Natin. Oh! Lalagyan natin. Nangalam. Ay, paamoy muna. Oh, ang bango. Kasla ko ah. Kasla citrus. Sa basketball, basketball. Sa signature natin. Kasi si citrus. Bango. Si basketball player, maraming ganyan din eh. Ah, si ano? Si Sir Glenn. Masarap yung herb. Ano para mahin natin? Ha? Sikati na. Ano? Diba? Direct. Anong pangalan ng herb? Pangalan namin dito, locally, Benoy. Benoy. Which is essentially holy basil eh. It's a species of basil from the Southeast Asian region, most prevalent in Thailand and Indonesia. Ang sarap. Mushroom lang. Mushroom lang yan. Mushroom and broccoli. So, ang treatment, parang imbes na beef and broccoli, yung recipe na yun, palitan mo yung beef ng mushroom. Actually, lasang beef. Parang beef broccoli. Oyster mushroom! Gigisa mo with garlic, yung ganon. Pero mas mabilis lutuin, di ba? Kasi, ano na siya. Paano itanim yun? Seeds? Hindi. The herb? Stem? Ano? Buto? Oh. Buto, or pwede, may ano yun, ano? Ang tawag doon, pwedeng yung cutting. Hindi, ayaw. Ah, buto lang. Parang madali lang patabuhin, madam. Opo. Grabe sa Thailand, legal kasi. Legal ang tumutok, cannabis. Tumutok, di ba? Ay, every corner sa Bangkok, cafe ngayon, with cannabis. Doon sa ano? Experience ko na, Amsterdam. Oh, so, tagal ko doon. Nag-aaral pa ako doon, Vienna. So, ganun-ganun kami ng weekend, train. Ano mo kung ma-legalize yun? Red Light District, yan. Tignan nyo nga pala yun, ano? Amsterdam? Holland, di ba? Yeah. Ano yun, sir? Pag maligalize yun? Feeling ko, ano? Tagal na nun. Tagal na nun, nalang lalabi. Hindi, pero kasi.
thing is medicinal purpose. Mm-hmm. Sino lang ang magpo-proseso niyan? O sino lang ang iaalaw? Multinational na naman. Multinational or big pharma. Paano? Ano? Doon tayo sa recreational. Kung papasok pa ng ano. Kasi recreational, kahit sino pwede na mag-process. Eh yung accreditation for pharma, very stringent. Yun nga ang maging dealer ka ng gamot, di ba? Eh, how much more yung producer? So, anong ginawa ng bank ng Thailand? Anong loan nila? Kasi, ano eh, hindi naman pharma eh. Diba? Recreational. Recreational. Medicinal and recreational. Kasi, iiwala yung oils eh, di ba? THC and yung cannabinoid, di ba? Mm. Yung medicinal and yung psychedelic, psychotic effect na ano. Yung isa, medicinal effect ng ano yung plant. Inaral. Inaral. Getting ready for the law. Pingin mo sa bob. Mayroon dito yan. Baka mabuso ng mga... Yun nga yung... Kaya ang tagal-tagal ng diskusyon. Sabaw lang. Tsaka yung papaya. Pero tinan mo yung killings sa Amsterdam. Wala. Killings. Walang violence na related to... Ano? Hindi sabihin. Kalmado. Hindi kaya ano, dahil ang Amsterdam ay mayaman na country. Kaya ganun ang effect. Walang violence. Hindi rin. Hindi rin lahat doon mayaman eh. Oh, hindi rin. May mahirap din. Oh. Oh. Agricultural country. Mm. Ang ano? Amsterdam. Hindi. Ngayon, up in arms. Up in arms sila. Dahil inaano ng gobyerno yung ano yung farm producers food producers nakuha ng gobyerno yung land. Masarap yung ano yung kamatis with bagong and the herb basil. Anong pangalan ng herb ulit? Basil, holy basil yung English niya. Pero type nyo Benoy. Diba Benoy yan, di ba? Pero isinay Benoy. Yung Benoy. Anya Ilocano na kadidiay. Ang Ilocano de Ibeno eh. Baka isa na ideya eh. Ko alam. Ah, Beno ila tamat. Pero yun yung susunod na iano ko. Hindi, project ko. Yung waste nito. Microgreens. Microgreens. 7 days, may broccoli ka na. Di ba, sir? Hindi. Parang toge-toge. Parang toge. Pero broccoli. Pero broccoli. May radish ka, 7 days. Hindi mo sila palalakihin. Tsaka no input. Wala kang fertilizer, wala kang pesticide, wala kang ano. Seedling, ano? Toge. Smaller than seedling. Smaller than seedling. Sarang. Ano nakikita niyo siguro yun sa barko? Yung mga kinatapin sila? Alfalfa, alfalfa. Yun, ganun. Ganun, ano. Nakita ko na yun. Pero, yung nag-garnish sa pagkain. Garnish lang yung ano, pero sinasalad dapat yun. Kasi it's the most nutritious vitamin pack, ano, age of a plant. Grow them in trays. Tray lang. Gulong lang ngayon. Latag mo yung kusot na expired as grow medium. Spray mo ng tubig. Kalata mo ng seeds. Takpan mo. 3 days. Musbong na. Bilad mo. 3 days. 7 days. Yan yun na. O, gupitin na. Yun na yun. Gupit. Kusado gupit or kunin mo yung roots? Oo. Benta ka na. Hindi, gupitin mo. Tanggalin mo na yung roots. Discard na yun eh. After one cycle, pataba na sa lupa yung ano. Yung roots ulit. Ay, yung roots, yung ano. Ang sayang. Tapos, dati pa, nung sinisimulan ko yung Napier Plantation, tayo ng bar. Broadcast niyo na. Diretso broadcast. Bilis umusbong, oh. Nitrogen rich eh. Bilis umusbong, oh.
So umiikot lang. Umiikot lang yung tapos ayaw ko kasi mag-inputs. Suggestion, urea. Sabi ko, bibili pa ang urea. 3,000 isang saka. Sa rain harden. Eh, kailangan ko pababawiin. Tagal ng baka. Mm-hmm. Eh, 3 years minimum ang ROI na. Kung tuloy-tuloy yung hard. Alaga mo. Orchard. Orchard. Sarap ba ang yung ano? Matamis. Isa yan sa mga binabiyahe ko. Pero hindi ako kumukuha dito. Pumipick up ako sa Balok. May Baisiha. Tatlong crates. Oh. Yung yellow na, yung pahaba, pakwang haba. Consumption lang yun, sir? Hindi. Pero ibenta? Benta ko sa ano. Pambawi dun sa diesel tsaka toll, di ba? Correct. Kasi, tapos, pag dyan sa Santa Fe, ipick up ako ng onions. Tsaka, onions. Sorry, ginger. Ah. Ginger. Pero bumabase ako sa presyo niya. Presyo ko? Online palengke. Hindi, eh, siyempre bababaan ko. Ah, okay. Within the village lang ako. Hindi mo. White Plains, nakatira yung biyenan ko eh. Ah, mura yun, pag White Plains. No! Kaya mabilis. Kaya mabilis siya maubos. Mura siya magbenta ng garlic. Eh, pero kumita ka na na. Hindi, bawi lang. Bawi lang. Hindi ako nagkaano ng sobra eh. 15 years old yung sasakyan ko. Ayoko naman biglang bumagsak yan, di ba? Sa dami na. Dahil sa greed. Ayoko naman. Hindi na. Sa iba na lang ako kikita. Di ba? Yeah. Dami pa naman. Ngayon, lalo na ngayon, dami yung nag-offer. Trabaho sa studio ko. Muna mo yung ano eh. Presyo natin. Susunod ba yung presyo natin? Pag oo, sige. Isang project. Pero pag hindi masunod yung presyo, sa kanila na lang yan. Uwi na lang ako ng Dupax. Yeah. Pero gumagawa ka pa outside this. Nang? AVP. No more? Full-time lang ako sa vlogging. Ah, talaga? Oh, stop na talaga. Pero dati, gumagawa. Corporate AVPs. Oo. For Agri. No, si client ko si Megaworld. Republic Cement, Nissan, maraming mga malalaki na hindi kilala. Ayan, yung mga clients ko. Hindi malapit sa ano, airport? Malapit sa airport? Ay, Megaworld. Megaworld yan. Megaworld yan. Si Star? Ah, si Agility. Yeah, Agility. Mga forwarding. Yeah. Yan yung mga clients ko. Malalaking... Napagod ako. Isang session ni Jan. Corporate. Napagod ako doon sa being so pleasant. Ano? Talking to them. Alam ba yan yung inis na inis ka na pero nakasmile ka. Yan yung ayoko. Nang, napagod ako sa ganun. TV advertising ako. Ads, recording studio. Sino nagpa-revise nito? Kumoment yung anak niya. Kinalaman yung anak niya dito sa project. Kumo-comment pa. Alas stress ng umaga, magre-revise. E-airin na tayo na alas 7. Oh. Anong gusto niyong gawin namin, di ba? Grabe, alam. Yeah, umalis ako sa corporate. Ang hirap din mag-anam ng kliyente. Hirap. Tapos di ganyan, nag-pelikula ako. After advertising. Sabi nung isang engineer, kala mo naman, mas malaki yung kita dyan. Mas mahaba ang oras dyan. Sabi nyo, haba. Indie. Yan, yung mga puntang Venice, Berlin, Cannes. Ang pinatrabaho nyo, mga 12-hour films ni Love 12 Diaz. 12 hours? Love Diaz. Sino manunod ng 12 hours? Dami. Europe. Experiential eh. Experiential. Ay, may dala silang pagkain, may dala silang unan. Parang reality show. Oo. Na-confined ka, sinihan ka, big screen. HD projection. 10 minutes, nagkakape lang sa umaga. Diyos. Mas mahaba pa pala sa agribusiness.
Short film nga niya, 4 hours eh. Kulit. De, pero okay, okay din yung... Hindi ko lang matagalan. Sina-chop-chop ko. Pag tumatrabaho ko, sina-chop ko ng... Yung 12 hours, sinahati-hati. 4 hours. Tagal na trabaho yun. Buwan. Pero, nung time na yun, bata pa ako. Na-assure ako ng trabaho ng buwan. Hindi yung after 2 days, tapos na yung project mo. Wala na naman. Wala hintay ka. Na. Tenga ka ng isang linggo. Vlogging nga yung simplest eh. Mm. Simplest a form of video production. O, command mo lahat eh. Anything goes, can violate all rules. Dumali. Dumali. Mandali. Dumali sa'yo yung video production aspect of yourself being a industry worker. Yeah, but ang ano doon is paano mo pagmumukhang raw. And yet, katakot-takot na trim. The second. Paano mo siya pagmumukhang raw pa rin? Na seamless. Story editing eh. May tinanggal ka na aspect na hindi dapat malata na may tinanggal ka. Sige ma. Yun lang yung binabantayan. More on the story editing rather than the technical side. Doc, you. Somehow. Technical side, so wala na. Wala nang... Bakbak kami yung bakbak pag doc you eh. Saka mag-i-script write. Ah. Diba? Pabalik. Pabaliktad. Oh. Sa editing ka magde-decide alin yung may iwan. Sa hindi. So magde-decide. So dapat ang shooting free-flowing. Meron akong ginawang ganyan. Ayun lang, wala ka ng concern na maganda ba yung visuals mo, maganda ba yung audio mo, wala na yun. Disregard na lahat yun. It's more on the content. Content lang talaga. Hence, content creator. So, somebody who's watching my blog without needing background to... on video production, feeling nila hindi in-edit. Ganda na feeling nila. But yes. Actually, it's a skill, di ba? Yes. It's a skill na pagmumukhain mong amateur. Pero actually, di ba, andun pa rin yung professional, ano, na kailangan. Kasi story editing is... Diba, professional way yun, eh, diba? Pero paano mo... O yan nga, it's a mix. No? Sometimes, pag nasanay ka sa corporate, nasanay ka sa polish, nasanay ka sa maganda, diba? Parang may struggle ka na, eh. Pero ako, eventually, na-accept ko na yun, eh. No? Wala na yan. It's a new form. Wala na lahat yan. Nanonood ka ng films? Hindi na ako nanonood ngayon. Indie, yung mga gawa-gawa namin. Hindi yung na. Mga 2009, 2008. Meron kami mga ganyan. Film treatment. But at the same time, one shot yung buong si Joke, no? Pepe Joke. Kasi ang film, puproblemahan mo pa rin yung continuity. Technicals, continuity. Puproblemahan pa rin yung continuity, di ba? Paano kang magka-cut? Ang hirap nun. Eh, sa vlogging, mag-cut ka, kahit mag-jump shot lahat yan. Who cares? That's a difference. Pero viewership. Continuously rising, wala kang plateau. Yeah. Eto, sinong bibili niyan nung ginawa ko yan? Eh, mahal din nitong bakal lahat na to. Tapos ano, di ba? And develop a market for it. Yun nga yung ako bilang... sino mang mag-akalang bubum yung nung kami, nung 90s,
sino magkakalang may market for an audio engineer na hindi na maaral? Na wala namang papel ng engineering yun. Correct, correct. Eventually na lang ako nagkaroon ng papel-papel. Pero, di ba? Ganun yung strength ko na nailalatag dito sa family business, diskarte sa buhay na. Ano siya? Hindi siya kailangan biglaan. Gastosan mo, kapitalan mo lahat. Tapos paglabas mo, may produkto ko nga. Wala namang bumibili. Walang nakakaintindi kung paano i-consume. Ah, tama. So, with this, I want to develop a market that will, kung nag-expand akong production, may magko-consume ng pre-produce ko. Ba't hindi mo i-try yung, ano, yung Volva? Yes. Banana. Yeah, pero, hey. Yeah, pwede sa hay. Kasi wala naman kami banana product, banana supply dito ng saging. Na, ang tawag doon? Leaves. Mas maraming hay. So, pwede yun. Yun ang iyaano ko. Tapos, ano, dyan sa labas, yung ano lang, ang tawag doon? Basket-basket. Basket-basket nga. Ayoko nga yung ganun. Kasi, hindi mo kontrolado eh kung may from ilalim, di ba? From the ground, maraming microorganisms na di siya yun di, ayoko yung mag-i-experimento ako tapos wala akong control yun so susubok ako ng mga basket which is nagagawa naman tapos eventually gagawa ng pwedeng dyan sa next na room dyan ko gagawin para control semi-controlled sa yun nga ang ano ko dito ang ginusto ko dito semi-controlled at least to a degree may way ako para init eh yung ganun yung mo pwede isisi na ano pwede ka mag-insulate na tanggalable di ba yung ganun yung ito di ba nung inipit ko yung insulator instead of mounting it dito sa yero which is labor intensive material intensive. Pag lumamig yung panahon, pag dumating yung June, July na tag-ulan, tanggalin mo ulit lahat yan. Kasi sobrang lamig naman. I started this January. Nagsi 6 kilos a day ako. Ang ganda. Yan lang ha? Yung space yan lang na space na yan. Kaya bakbak, kito mo to, 4 months lang. Yung pinapalitan ngayon, 4 months lang, ubos. 6 kilos a day. Kaya dumating ako sa shucks, parang di-dispose yan. Yun, 60 pesos. Mas malakas yan, mas maganda. Believe yung mga tao dyan sa co-op, sa munisipyo. Dami nito ah. Kaya, 60 pesos. Bigyan mo ako 5, 300 pesos yung binabahan niya. May mga ganon. 300 din pala yun, ano? Hindi niya na-realize. Ang iniisip niya yung 60. Yung 60 na isa-stock niya for the next 2 days na 5 bag. O 200 grams. So parang 400 grams. Lulutuin ko, 2 kaagad. Gagawin mong ganyan. Broccoli. O gagawin mong ano. Yung traditional yung pariyakin mushrooms, palaya leaves, sabaw. Mushroom, sabaw. Gusto sarap nun. Dito pwede rin ba yung... Pwede yan. Pwede siya. Yung fern is sabog, no? Pwede rin. Ah, yung fern? Mm-hmm. Parang walang fern dito, no? Meron. Diyan sa loob-loob. Sa loob-loob. Kasi malamig. Malamig tsaka moist. So, pupunta naman natin ay poultry. Layer. weeks bago mag-itlog? Hindi. Kailan i-itlog yan? 4 weeks pa. 4 weeks. So 1 month pa. 21 weeks. Ilang heads? Ilang heads to, tupi? 1,200. 1,200.
Hindi, ito 1,200 plus 'yon. Plus 1,500, so 3,000 plus 3,000. 3,000 heads. Ito yung mga sizing. Oo, ano? Selection. Sino yung pinakamalaking na-shoot mo ng ganito? Layers. Di ba yung mga nakikita ako dun? Sa ano? Bulacan ba yun? Hindi. Hindi ko pa na-shoot pero napuntaan ko na yung farm. Naka-schedule, hindi lang natuloy-tuloy. Si Julianas. Oh, cattle din. Mas malaki yung chicken. Grabe yung ano la, yung breeding nila. Grabe. Iba. Isa rin yung sinusubaybayan ko. Julianas. Babalikan ko yung layer nila eh. Oh. Hindi ko pa na ano na. Hindi kumasya sa oras. Hindi kumasya sa oras. Sabi ko, sir, balikan ko na lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa nababalikan. Ganda nung... Kipakita mo yung ano. Dito, nangingitlog na to. Hindi, tope, lika dito. Ikaw ang ano dito eh. Ano yung feeds niyo? Pigrolo. Ano, sari manok. Sari manok. Ito, may itlog no. Oh. Kailang oras kayo mag-harvest? Umaya. Ano oras? Two harvest na? Oh, isosort mo pa eh. Naglalaro sa 87 to 90. Pero ngayon, bumaba yung ano mo. Bumaba pa kami ng mga 65. Ah, bakit? May problema sa sakit. Ah, may sakit yung mga manok? Ay, nag parang prolapse. Pero hindi naman siya prolapse kasi hindi naman namin yung pagkain nila. Hindi marami. Ano karoon ng problema? Nag-ano yung sakit. Nakadugo yung mga ano, yung itlog. Pero hindi dahil sa init? Hindi. Malamig to, no? Malamig to. Okay tong temperature na to. Ah, mainit to. Kaya ako naka-fan. Doon sa kabila, okay lang yun kasi ano pa lang yun. Hindi pa nag-ano. Saka medyo mas maganda yung ano doon. Okay. Yun lang. Dinalaw lang. Dalaw lang. Thank you. Kuya. ilan ang may tao siya? Siya lang? Siya lang. Pag mag-harvest, taka mag-ano, susort, may pumupunta dito yung rider na nagdi-deliver din sa mga store. So, dalawa. Essentially, dalawa. Mm. Maliit lang. 3,000 heads. Oo. Ano, Dante? Ang dami, no? Ang dami pwede, no? Kasi kahapon, na-overwhelm tayo. Parang feeling mo, paano kung mag-uumpisa kung ganito? Di ba? Eh, convention kasi yun. Ha? Convention yun. Ng mga big time. Oo. Yung physical na ginawa nila, practical. Hindi basta-basta. Thank you. So at least ito, yung mga nakita natin, mas practical, mas realistic, gusto mo mag-start. So, syempre, hindi pa rin ito basta-basta, may puhunan pa rin. But it's more on, di ba, mas makaka-relate. Mas makaka-relate. Dati, ano si Daddy dito, no? Sinasabayan niya ng kambing. Hmm. Kambing na free range. Free range. Yung native lang. Oh. Paabot ng 500 yung kambing niya dito. Ha? Maisipan lang niyang sumag-kambing. Ganun siya. Ano. So, sobrang kumikita pala dati. Sobrang kumikita. Eh, siyempre, ano pero ba? Ang problema, buhat, at last, buhat niya yung buong mundo. Kaya na ano din. Yun yung challenge sa amin ngayong younger generation. Ito, pinaghati-hatian na nga. Pinaghati-hatian na nga na hindi pa natin.
kalahati yung ginagawa niya. Grabe. So, may trabaho pa siya noon, ha? May day job. May day job pa siya noon. Ilan ang taon niya noon? Dami. Siguro 15, 20. Pero in and out yun. In and out. Mm-hmm. Walang steady kasi may mga tenants. Okay naman si yung mga bisita natin. Inano ba sila? Kung komportable rin ba sila o ano. Gusto ko rin kasi mag-establish na. Magiging friends yung mga ano rin, subscribers. Interaction. Sa mentorship. Mentorship. Sa totoo, mas doon eh. Educational kasi yung programa din eh. Mm-hmm. It may not be, ano, it may not be ultra beneficial na parang lecture-lecture, pero yung aspect of having to present the learning experience in a way na relaxed, kwentuhan, experiential. Mm-hmm. So yung lahat, kakapihan ko lahat yun. Ganun. Pero hindi mo tatanggalin yung mga magka? Hindi, dito na ako sa taas magka. Yun din yung advice ni ano, SGD, ni Rich. Tatanggalin yung mas maganda nga yun, may fruit trees eh. Infused yung ano. Kalamansi, hindi ka nag-try? Nag-try. Doon sa ranch, yung sa gilid ng ano. Oo. Gilid ng Napier. Ano pa yun? Matagal pa yun. So, ito yun. Bakit lima lang yung dumadating? Lima. 25% pala eh, magkano ang apit mo? Ilan ang apit mo? Kasi kung ano lang gusto na lang ibigay. Oo. Tapos ikaw, dahil busy ka rin naman, hindi ka napapansin. Yun lang. Talo ka pala dun sa... Yun ang ano. Yun yung naging problema ng parents ko. Mother side. Kasi ano. Ando, king. Tingnan ako makapag-drone na para may footage tayo. Footage. Lahat ng na-harvest na. Ilang hectares yan? 10. Dry na dry, no? Mayroon pa ng perspective na gano'n na doesn't know what to do because he's not here. Uh-oh. And at the same time, ganda sana ng ano. Kasi, yun nga eh, para sa akin, it's... Ayaw ko rin kasi tumalon-talon dahil hindi naman mahaba yung PC ko eh. bilang isang manggagawa din, di ba, sa industriya ng audio, hindi naman mahaba yung PC ko. So, I try as much to work efficiently and work smarter with the resources I have. Kasi hindi ko naman pwedeng hingan ng magulang ko ng something. Diba? So yun, sige. Ano, tama yung ano, perspective na ganun. Resto. Sige, lakad kami.
papunta dyan. Pero galing lang kami doon sa poultry. Dito sa may palabutan. Siguro mga in 20 minutes siguro. 30. 20 minutes. Yes, yes, yes. Okay, sige. Alright. See you, see you. Unahin na lang natin resto. Hindi, totoo. May tomato ice cream siya doon, pare. Talaga? Oo. Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.